wala kaming ulam ngayon. Ayan, diba walang laman? Kaya naisip ko, pupunta kami sa bukid para manguha ng suso. Siyempre, libre yan. Only in province. Kaya ito, palabas na ako ng bahay. Naglalakad na ako yan palabas, papunta dun sa aking tricycle. Yan, lakad lang konti, tapos ito na yung tricycle ko. Yan yung gamit natin sa papuntang bukid. Medyo malayo-layo rin kasi yung ating lalakbayin. Kaya hindi na ako makakapag-video nito kasi ako magdadrive. Yan, fast forward, andito na tayo sa bahay nila Jerome. Sinundo ko siya para may kasama ako. Para syempre, may ulam din sila. Ito, maghanap kami ng lagayan. Ito rin yung nahanap ko, yung inuman na niyang kambing. Kaya tinapon ko yung tubig. At siya naman, ito yung kanyang lagayan. Yan, punta natin siya. Yan yung net na kanyang hinugasan. Yan, sabi niya, tagal ko raw. Kaya sabi ko, tara na. Yan, palabas na kami ng kanyang bahay. Lakad-lakad. Syempre, siya magdadrive yan. Ako magbibideo eh. Mag-iingat ka pare, dito ako sa likod mo. Pag ako nalaglag, lagot ka sa akin. Yan, tamang video lang hanggang sa makarating tayo dito bukid. Dati walang mga bahay dyan, pero syempre kailangan ng mga tao ng bahay kaya nagtayo sila dyan. Alalay lang sa pag-drive pare Jerome. Makakarating din tayo sa ating paroroonan. Kaya ito na nga. Dito na tayo sa bandang rough road ng Kabugiran. Malapit-lapit na tayo dyan. Tignan nyo yung irigasyon, wala nang laman. May panahon talaga na walang laman yan. Pero yung ating pupuntahan, ito na. May tubig siya pero parang malalim kaya naghanap kami ng ibang pwesto ni Pare Jerome. Kaya naglakad-lakad din ako, baka sakali makita ko kung saan banda yung hindi malalim. Kaya ito, samahan niya ako lakad-lakad lang, fast forward tayo mga lakay. Kaya may nakita ako, hindi ko alam kung anong pangalan nun. Ayan, habang naglalakad ako, nakita ko rito si Pare Jerome lumusong na. Sabi ko, pre may makukuha pa tayo dyan. Kaya nakikita ko may nakupulot siya. Kaya ang problema niya, hindi niya dala yung kanyang net. Kaya sabi niya, balikan mo nga yung net ko pre para may lagayan. Ito, kaya pabalik ako doon sa tricycle. Kinuha ko, fast forward ulit kasi medyo malayo yung nilalakad ko. At ito na nga yung kanyang net. Ayan, dala-dala ko na, ipapakita ko sa inyo. Ayan, tapos, kung nakarating ako sa kanya, hagis na. Ayun, bitin. Abutin mo na lang pre. Tapos, karga mo na yung mga aso na nakuha mo. Mamaya, nakita ko ang dami-dami niyang nakukuha. Sabi ko, pre, ako rin. Kaso yung lagayan ko nakalimutan ko rin. Eto, pabalik to naman ako ng tricycle. Lakad-lakad lang. Medyo malayo talaga, kaya andito na ako. Hindi yan fast forward ha, para naman makita niyo yung kapugian ko. Ayan, parang masabi. Ah, malapit-lapit na tayo. Ito na, kukunin ko na yung inuman ng kambing niya. Tapos, hindi pa pala ako nakapagpalit. Sabi ko, magpapalit muna ako. At ayan, magic. Nakapagpalit na ako. Nakapag-sweater na ako. Dala-dala ko na yung inuman ng kambing. Papunta tayo doon sa nilusungan ni Pare Jerome. Lakad-lakad lang tayo, mga lakay. Sa wakas, after 10 years, andito na rin ako. Tanggal chinelas, tapos lusong na tayo doon sa tubig. Tignan natin kung marami tayo makukuha. Sana marami. Para naman may pang-ulam ang aking pamilya. Yan, dahan-dahan lang sa pagbaba kasi medyo madulas yung lupa. Siyempre, basa yan. Tapos dahan-dahan kasi nakakasugat din yung kuhol. Tapos may nakita ako. Ayan, akala ko suso. Oo, suso nga pero walang laman, patay. Kaya, tinapon ko na. Lusong ulit tayo sa tubig. Ayan, hindi na tayo makakapag-video ng mamaya. Pero papakita ko muna sa inyo yung spot natin. Para naman alam nyo kung anong itsura ng aming kinukuhanan. Huwag kayong mag-alala, malinis yan. Heh, hindi yan tapunan ng basura. Ayan, hinagis ko na yung aking lagayan. Tapos parang magiging magic yan pagkahagis ko. At ayan na nga, may laman na. Yan yung aking nakuha. Eh, medyo masakit na kasi yung likod ko. May hirap din kasi yung nakayoko na kumukuha. Medyo malalim kasi nakabulsa yung cellphone natin. Baka mabasa, sayang lang. Hindi natin makukuha tong record na to. At pagkatapos kong nanguha ng suso, syempre manguha tayo ng kahoy, panggatong. Syempre, para libre ulit. Mahal na kasi ang gas ngayon. Kaya ito yung nakuha ko. Nagdala kami ng sako. Sayang din kasi mga kahoy na yan kung hindi ko kukunin. Malaking tipid din yan sa amin. Kala nyo ha, ganyan ang buhay sa probinsya. Maraming libre, diba? Tapos sabi ni Pare Jerome, saglit lang, prehintay lang. Kuha lang muna ako ng pagkain ng kuneho tsaka kambing. Kaya ayan, hinihintay ko siya. Kumukuha siya ng kangkong ngayon. Diba, ang daming libre, sabi sa inyo eh. Only in probinsya lang yan. Sige, hagis mo pre. Tapos mamaya, kinuha ko yung sako, tapos ikakarga ko yung mga nakuha niya. Sige, ikarga lang. Bilisan mo, ikarga mo lahat. Karga-karga. Ayan, isak mo na lahat. Bilisan mo. Sige pa. Ayan. Bilisan mo pre, para matapos na tayo at makauwi na. Ayan, kunting-kunti na lang, matatapos na tayo. Ayan, fast forward na nga lang. Tagal-tagal eh. Sige, karga lang ng karga. Dalawa kayo. Bilis! Bilis!
Alright. Tapos na kami yan. Ikakarga na lang ni Pare Jerome yung pagkain ng kambing tsaka koneho. Yan yung kinuha niyang kangkong kanina. Yan, sa likod na lang. Tapos ito yung aming nakuha. Yan yung kanyang nakuha. Mas maraming kuhol. Kaya tara na, Pare Jerome. Sige, mag-drive ka na ulit, Pare Jerome. Para makapag-video ako at makita nila yung view ng Pangasinan, di ba? Eto na, bumaba rin ako kasi parang matutumba yung tricycle kasi malalim yung lubak sa kalsada. Kaya ito, solo muna ni Pare Jerome, naglalakad ako hanggang doon sa medyo kaduluduluhan para naman safe tayong makauwi, di ba? Patapos na rin pala yung video, kaya salamat sa panonood. Like and subscribe kayo ha. Maraming salamat. Bye-bye!